What's up mga katrip moto? So malungkot na vlog ito mga katrip moto. Malungkot na araw ito para sa akin mga katrip moto. Namatay na ako ng kaibigan. Isang trupa. So share ko lang mga katrip moto. Ang kaibigan ko na to, eh tatlong taon na nagda-dialysis. So shout out sa lahat ng mga dialysis patients at lahat ng tao na may kapamilya na niya-dialysis. Shoutout sa inyong lahat. Yung video na to para sa inyo. So mahirap mga katrip moto kung dialysis patient ka. Hindi lang dahil sa nararamdaman mong sakit, nakatawan at hirap, kundi yung sakit sa pulsa, sakit sa ulo, ng gastusin, ayun. Di biro kasi pag nasira yung kidney mo mga katrip moto. So libo talaga yung gastos pag sira yung kidney mo. So more about health muna tayo sa vlog na to. Alam na alam ko ito mga katrip moto kasi dialysis nurse ako dati. So nakita namin yung struggle ng mga pasyente namin financially, emotionally, physically. Kita namin yon, lalo na financially mga katrip moto. Dagdag stress yung gastusin para sa kanila. Although yung field health mga katrip moto eh nagbibigay ng 90 sessions per year sa lahat ng dialysis patient sa Pilipinas. Kulang pa rin mga katrip moto. Mostly yung mga dialysis patient pala mga katrip moto, twice a week sila nagda-dialysis. Worst case scenario, yung iba kailangan 3 times a week, no? So merong 2 times a week, merong 3 times a week. Ganun yung ginagawa. So magastos talaga. So kulang talaga yung 90 sessions na yan na binibigay ng PhilHealth. So marami ang nag-propose na sana dagdagan ng PhilHealth. Kaso wala eh. Yun nga, nakaraan, narinig natin yung Universal Healthcare Bill, ayun. Maraming umasa doon ng mga pasyente namin. Sabi nila, ayun, mapupunan na yung kulang. Pero hindi pa rin talaga, mga katrip moto. Walang nangyari. So, based on my experience, mga katrip moto, as dialysis nurse, mid-year pa lang yung iba mga katrip moto. Ubus na, hindi pa umaabot ng December. Ayan. So hindi naman talaga abot ng December yun mga katrip moto. Hindi talaga ma-cover ng 90 sessions yung isang taon ng isang dialysis patient, no? So yung mga ginagawa ng mga pasyente da-dialysis eh para mapagkasya nila yung 90 sessions na yan na binigay ng PhilHealth, eh ginagawa nila, nag-a-absent sila, nagsiskip sila ng dialysis, which is masama talaga para sa kanila. Pero yun nga, wala kang choice, wala kang pang-cash yun. Kasi pag naubos niya yung PhilHealth mo, eh magka-cash basis ka. Yun, sariling bulsa mo ang magbabayad ng session mo. Which is talagang mahirap yun, lalo na sa mga pasyente na kulang-kulang talaga sa buhay. Nabigat yun mga katrip mo ito. Libo yung pinag-uusapan natin dito mga katrip mo ito. Libo. So pag nag-skip ng dialysis, sasamang pakiramdam, gagawin naman, eh mag-a-admit. So dagdag na naman gastos mga katrip mo ito pag napasok sila sa ospital. Isipin mo yun mga katrip mo ito. Moto, nakakainis kasi eh, nakakahi blood. So yan, kulang yung ayuda ng PhilHealth na yan. Kulang yung ayuda ng PhilHealth, tapos mababalitaan nyo sa TV, sa radyo, na may korupsyon na nangyayari. Na nangyayari. Nangyayari na eh. Na nangyayari sa PhilHealth. Hindi lang milyon, bilyon-bilyon ang nakorup sa PhilHealth. Sino ang hindi iinit ang ulo doon? Lalo na sa amin mga dialysis nurse na alam yung struggle ng isang dialysis patient. So lalo na yung mga pasyente. Naku naman, tahan nyo yun. Bilyon-bilyon naman pala yung pondo. Bakit di na lang kasi yun, nadagdagan yung ayuda nila sa mga dialysis patient. Kayang-kaya. Pero wala eh. Maraming buhaya sa gobyerno, nako. So Diyos na lang bahala sa kanila. So yung kaibigan ko talaga, yun, struggle talaga siya. Mga katrip moto, ingatan nyo yung ano nyo, kidney nyo. Ingatan talaga. Ay, mahirap talaga pag nasira yung kidneys natin mga katrip moto. So shout out sa mga kidney patients. Shout out sa mga pasyente ko na wala na sa mundo ngayon. At shout out din sa mga pasyente ko na hanggang sa ngayon eh lumalaban sa sakit na to. Laban lang. Pag nasira yung kidney mo mga katrip moto, pag chronic kidney disease na, wala talagang choice kundi dialysis lang talaga
dialysis at ganun-ganun lang, paulit-ulit dialysis. The only way na makakatakas ka mga katrip moto, only way na makakatakas ka mga katrip moto is by transplant. So, hindi naman basta-basta yung transplant na tinatawag mga katrip moto, kasi nga, milyon ang pag-uusapan naman natin. Pag-transplant, milyon ang pag-uusapan. So, hindi lahat afford yun. At kahit afford mo yung milyon na yan mga katrip moto, mahirapan naman paghanap ng donor mo kung sino magbibigay ng kidney mo. Kahit may million ka, wala ka namang donor, ang mangyayari. So, mahirap talaga mga katrip mo ito. Naawa talaga ako sa mga pasyente namin, lalo na sa mga kapusa buhay ng mga pasyente. Meron kaming pasyente dati, tatabaho, pinang magsasaka. Salain mo yun, tapos na poproblemahin nila yung pangkain sa araw-araw, gastusin sa bahay, dagdag problema pa yung ano nila, yung gastusin sa sakit nila. Walaan nyo yung mga katip mo ito. Grabe talaga yung struggle ng isang dialysis patient mga katip mo ito. Sobra. Sana lang talaga ka-invento yung tao, yung mga doktor, scientist ng solusyon para sa sakit na to, na hindi na kailangan mag-dialysis, na hindi na kailangan ng transplant, ganun. Sana nga, in the near future. Meron namang dine-develop ngayon. So, kayo mga katip mo ito, pag meron kayong mga kaibigan na merong sakit na to, yung chronic kidney disease, nag-undergo ng dialysis, tulungan nyo in emotional aspect, suporta, at financially, tulong din. So, ngayon mga katip mo ito, November na, maraming mga pasyente na sa dialysis ang sumasakit na ang ulo. Although, lagi naman silang high blood, sakit ng ulo nila, lalo nung sumakit. Kasi nga, sa panahon na to, cash basis na. So, ubos na yung mga PhilHealth nila. Sariling bulsa na nila yung magbabayad ng session nila. At nakakalungkot talaga mga katip mo ito. Imagine nyo yun, ibo mga katip mo ito. Thousands. Hindi ko na maalala talaga yung mga pressure pero tingin ko yung session lang is 2.7 yata. Ayun ko. Tama? 2.7 yata sa amin dati. Correct me if I'm wrong, ano. Tapos, pa doon may babayaran pa sila sa injection nila. Yun. Wala na rin yung PCSO na nagpo-provide ng injection nila. Magbabayad pa sila ng injection nila. Yung erythropoietin. Ayun. So, kailangan talaga ng dialysis patient yun. Kasi pag sira yung kidney mo, edi hindi nagde-develop yung katawan mo ng tinatawag na red blood cells. Ayun. Yung dugo sa katawan mo. So, nagiging anemic sila. Mababa yung level ng dugo sa kanilang katawan. So, kailangan nila mag-inject ng tinatawag na erythropoietin. So, yun nga mga katip mo ito, yung kidneys natin, meron din kinalaman sa ating dugo, ng ating mga red blood cells. So, pag sira yan, wala. So, isipin natin, ha. Sabihin natin mga marami sa 3K, ayun, marami sa 3K. Magbabayad sila ng per session nila pag cash basis na. Tapos, magbabayad sila ng injection nila. Sabi natin, hindi ko alam kasi yung presyo ng injection sa iba eh. Kasi sa amin, naalala ko 750, ayun. Depende pa yon kung ilang units yon yung injection ng erythropoietin. So, pag malaki yung unit, mas mahal. So, libo yung abutin. So, kabayad ng session, kabayad ng injection. Worst case scenario is, naubos na yung usage ng dialyzer yon. Naubos na yung uses ng dialyzer mo. So, kailangan mong bumili ng dialyzer. Yung pressure ng dialyzer is, I think, mga 1.8. Depende pa rin yun. Kasi may sizes yung dialyzer. So, mas malaki, mas mahal. So, depende. Worst case pa, pag hindi tumutulong yung erythropoietin na tumaas yung level ng dugo mo, maghahanap ka ng dugo na itatransfuse sa'yo. Nakakalungkot mga katip mo ito. Sali lang muna.